yun yung awasok sa inyo mga singkapos. Nandito na naman tayo sa panibago nating vlog, no? At ngayon, medyo may mga kasama tayo. Kasama natin si Tropang Mix, na. Isang kaway naman dyan, no? So yun nga mga singkapos, nandito tayo sa main. At medyo maganda yung topic, eh. Makarealize yung mga tao. Kasi ang topic natin ngayon is, naranasan mo na bang maging option? So, tara tanongin natin yung mga singkamas natin dito sa main kung naranasan na nila maging option. So, tara tanongin natin sila. Punta sa puso ko. Parang magtutuon ako ng sobra-sobra effort, pansin sa kanya. Nakahalata niya na, ayun nga, may nagiging bunga yung naramdaman niya sa sama niya. Lumayo siya, tapos may nakilala siya, parang umupunta na lang siya sa akin, lumalapit na lang siya sa akin kapag may mga kailangan sa akin. Smack! And, masakit. Ay, oo eh. Tagal na noon. Pero, alam mo yon, mahirap talaga kapag option niya kasi isipin mo rin yung self-worth mo. Kaya, naginagawang option yung iba. Yung gawin yan! Say, yes, I did. Sa mata, kasi di ko pa pag-gawin. Kung di rin tayo sa huli. Nawa na akong option, pero hindi ko siya naramdaman. Oh! If maging option ako, of course, since alam ko naman yung worth ko, hindi ko hayaan maging option na ako. So guys, always know your self-worth. Hindi pa naman sa kabutihan pa. Pero kung maranasan kong maging option, siguro dahil mas naging aware naman tayo about self-worth, siguro gagawa na lang din ako ng paraan kahit mahirap na lumabas sa sitwasyon na yun. Tunay na nagmamahal sa'yo. Personally, hindi ko naranasan maging option kasi hindi pa ako napunta sa isang relationship. Naranasan ko lang humingi ng attention ng isang tao at hindi yung maganda. So, sa mga tao dyan na naging option or sa ngayon naging option, ang masasabi ko lang sa inyo, know your worth. Hindi ka dapat humingi ng attention, nagbe-beg ng attention. Kung kami tao natin dito, ilang billion tayo, ba't ka manghingi ng attention ng iba? Never beg for attention, know your worth. Hindi ka pinaghirapan ng 9 months para lang manghingi ng attention or magbeg ng attention ng ibang tao. Hindi pa. Parang option nito, parang choice ka lang. Sa akin wala nang masama kung maging choice ka man ng iba. Kasi para sa akin, yung buhay kasi pwede namang pwede kang pumili kung ano yung gusto mo eh. Napalit ko, kayo siya rin ulit ito ah. Tanggap ka na ng tanggap ng maliligaw, tsaka ka mag-select. Kung siya ba yung para sa'yo talaga. Maging option lang ako, okay lang naman sa akin, hindi naman sa akin, hindi naman masama. Eh ano naman kung ako ang papiliin ng pwede. Hindi pa. Feeling ko hindi ako magiging option kasi I don't really settle for this. Opo. Several times, especially dahil naging part ako ng broadcasting team ng Laguna, kailangan pumili doon kung sino nga ba yung best for this position. So ako bilang anchor, syempre nag-audition ba ako doon. Sinabi nila na magaling ka pero hindi ka yung worth it para sa position na to. Oh! Tapos nasabi niya, mas magaling tong kasama mo. Magaling ako, oo, pero may mas magaling pa rin sa akin. Hindi pa. Eh, hindi. Actually, magiging option ako. Siguro, pinaforce ko pa lang yung mangyayari. Parang, ang sakit-sakit niya. Alam mo man or hindi, na, or aware ka man na option ka or hindi, parang ang sakit-sakit. Nagmamahal ko or nagbigay ka ng isang bagay.
Once na nalaman ko na agad na ganun yung nangyayari, hihinto po ako. Kasi hindi ko po deserve na maging option lang. Yes po. Especially po sa friendship. Kasi po, lima po kami sa circle of friends. Siyempre po, hindi naman po kami laging may time sa isa't isa. Minsan, nagiging option ako kasi minsan hindi po kami ganun ka-close sa iba. Ibang friends ko, naghahanap na lang ng ibang kasama. Or, and if hindi sila, busy sila or hindi sila pwede, sa akin sila tumatakbo or sa akin sila humingi ng time. Kaya dun ko po siya nararanas. Oo naman, maraming beses na. Pinakatamatak sa akin na pangyayari last year. Andiyan ako lagi sa kanya. Nung ako naman yung humihingi sa kanya ng time tsaka faith. Hinihintian niya. Yo, not today, yo. Opo. Ito ko ba? Last year, mga summer ng last year, nakilala ko lang siya. Actually, nagsimula as friends, gano'n. Siya, broken siya ako, broken ako, ganyan. Oh! Pero ako, nakambubo na talaga ako. Bali, nagkwento lang ako sa kanya. Tapos hanggang sa nagiging sweet na siya sa akin, ganyan. So ako naman to, si Tanga, ayan, umasa ako ng bongga. Nagkakagusto na rin ako sa kanya. Hanggang sa, ayun na, parang mag-emo na, gano'n. Malabong usapan, ganyan. You're not watching? May mga good morning, good night, tapos may time na sinasabi niya ako na na-miss niya ako, ganyan-ganyan. After a week, biglang nawala siya ulit. Tapos biglang, after ulit ng isang week, nagparamdam ulit siya sa akin. Pero ulit ng isang week, sinabi niya sa akin na mahal niya pa rin yung ex niya, ganyan. Doon ko na-realize na option talaga ako kasi pag wala yung talagang mahal niya, ako yung nilalapitan niya. Pero pag ganyan, yun lang. So yun nga, what's up sa inyo mga singkamas na at panood nyo yung mga sagot ng ating mga singkamas na. Wait lang, habang nag-vlog kami kanina, tapos habang nag-vlog kami kanina, and then nakita namin isa pinakamalupit no, na vlogger din, si Senpai Kaso no. Gulat ako. Uy, wait lang. May nakasalubong namin siya. Ito yung mga singkamas yung nakasalubong namin si Senpai Kaso. Singkamas no, kabisado ko yung ano, yung sa Radyo 5. So yun, Radyo 5, 92.3 News. Ay! Anong ginagawa ko? Ano? Vlog ka na? Apo. Tax on TV po. Tax on TV. Taxpayer mo ba yun? What's up sa'yo, Senpai Kaso no? Thank you for... You're the man. Parang medyo yung iba nakakaiyak pero may iba nakakatawa kasi kung sinabi natin option hindi lang yan sa love pwede rin yan sa mga bagay na halimbawa katulad dyan sa mga gawain nyo sa school yan gawain nyo sa opisina gawain nyo sa trabaho nakaranas tayo na ginagawa tayo option if eto naman if sa love naman yung ginawa ka namang option sa love no? Inuwan niya akong option, parang mga ganun. Meron pala siyang ibang gusto. Masaya lang siya kapag kasama ka niya kasi kailangan ka niya. Hirap nun. So, ano ba dapat mong gawin? Isipin mo kung gano'ng kahalaga. Isipin mo kung gano'ng kahalaga yung life mo. Isipin mo kung gano'ng ka i-value mo dapat yung sarili mo. Hindi yung tipong iiyakan mo siya. Mga ganun. Huwag. Isipin mo yung worth mo o yung halaga mo. Ginawa niya lang kung option. Yung mga ganun, huwag mong gawin dyan, singkamas lang. Yuck! Huwag kang iiyak. Oh! Uy, di pa tapos yung... Di pa tapos ang mundo, ganyan na yung iniisip mo. Isipin mo lang lagi, singkamas lang. Merong mas deserve para sa'yo. Hindi ka pinaghirapan ng 9 months para lang makahingi ng attention. Masolve yung problema natin sa nalaman natin option lang pala. So yun, tip number one, no? Kausapin mo yung taong ginawa kang option. It's either isa, dalawa, tatlo man sila. Kausapin mo sila. Huwag agad yung tipong galit agad. Hindi, kalma ka lang. Kasi nga mas, no? Or na hindi magiging maayos yung problem yung dalawa, no? Ano kailangan gawin is kausapin natin siya ng mahinahon. Walang sigawan, walang murahan. Kasi sa atin normal sa mga Pilipino, no? Yung tipong, yung may tangke ng gas, tang at Milo, mga ganun.
pag tayo galit na, ang ginagawa natin is, ano, ginagawa natin sa tao, minumura natin. Una, kakausapin mo siya na ano yung dahilan, bakit kanya ginawang option. Hindi yung tipong ransakin mo na parang isang yung pinto ka na. Ito pa, malupit mga singkawas, no? At, ito pa yung malupit. Huwag mo siyang ichichismis. Yan tayo mga singkawas. Nagkaroon tayo ng kagalit or hindi na ipagkakaunawaan kasi nga dahil dun sa reason na ginawa niya tayong option. Ichichismis natin siya na, alam mo ba si ganito si ganyan? Kinamit lang niya akong option, ganito. Lah, nandamay ka pa. Tapos pag nalaman ng tao na sinabihan mo, dun sa may issue ka, naku, lagot. Magkaka. Trouble talaga yung sinasabi ko sa ising kamas, no? Ganyan man ganun. Ising kamas. Kasi mahirap yan. Wala namang mabuting dulot ng chismis-chismis na yan eh. I tell y'all is that it's about to go down. Kasi alam mo yung chismis-chismis na yan, yan yung naging reason kaya hindi nagkakaayos yung mga tao. No? Kasi napapatungan, nadadagdagan, nababawasan, mga ganun yung instances. Hey, I told you to keep it down.